Pasiniyaan po natin ang ating pagdiriwang. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Pagbalain ang ating Panginoong Hesukristo na muling nabuhay, ang kanyang biyaya, kapayapaan at pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Isang mabiyayang dapit hapon sa inyo pong lahat. Ngayon po ay Webes sa ikalawang linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. Patuloy ang paanyaya sa atin na tamasahin ang pagpapanibagong buhay at gayon din naman magdulot tayo ng tuwa at galak sa sino mang taong nakakatagpo natin sa iba't ibang larangan ng buhay. Atin pong isamo sa Diyos ang mga kahilingan natin kay Santo Padre Pio at ipagdasal din po natin yung mga tao na nasa iba't ibang larangan ng buhay. At espesyal po nating ipagdasal ang Muslim world pagkat bukas ay nagpapahimakas ang Ramadan. Ito po ay katulad din ng ating Kwaresma na kung saan ang devout Muslim ay humihingi ng grasya kay Allah na pagpalain ang kanilang pamumuhay. Idasal po natin ang kapayapaan sa Muslim world. Mga kapatid, upang maging marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang, ating siyasatin, kilanlin ang ating mga kasalanan, mga pagkukulang at humingi kita sa Diyos ng grasya ng kapatawaran, katapatan at kalinisan ng kalooban. May kababaang loob ating sambitin, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Cristo,
manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong lagi naming maranasan ang pamumunga ng aming ginagampanan ngayong Pasko ng Pagkabuhay na iyong ibinigay upang aming ipagdiwang sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na yon, ang mga apostol ay sinisiyasat ng pinakapunong saserdote. Mahigpit naming pinagbabawal sa inyo ang pangaral sa pangalan ng Hesus na yan, wika niya. Ngunit tingnan ninyo ang inyong ginawa. Laganap na sa Jerusalem ang inyong aral at ibig pa ninyo kaming papanagutin sa pagkamatay ng taong yan. Ngunit sumagot si Pedro at ang iba pang mga apostol, ang Diyos dapat ang naming sundin, hindi ang tao. Ang Diyos ng ating mga ninuno ang muling bumuhay kay Jesus na pinatay ninyo ng inyong pabitay sa krus. Iniakyat siya ng Diyos sa kanyang kanan bilang tagapanguna at tagapagligtas upang bigyan ng pagkakataon ang mga Israelita na magsisit tumalikod sa kanilang mga kasalanan at gayon din sila'y patawarin. Saksi kami sa mga bagay na ito. Kami at ang Espiritu Santo na pinagkaloob ng Diyos sa mga tumatalima sa Kanya. Nagingit-ngit sa galit ang mga bumubuo ng Sinhedrin nang marinig ito at ibig nilang ipapatay ang mga apostol. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Dukhang sa Diyos tumatawag ay Kanyang iniligtas. Dukhang sa Diyos tumatawag ay Kanyang iniligtas. Panginoon, aking laging pupurihin. Sa pasasalamat di ako titigil. Ang galing ng poon, hanaping masikap. Yung nagtiwala sa Kanya'y naligtas ay may tuturing na taong mapalad. Dukhang sa Diyos tumatawag ay Kanyang iniligtas. Nililipol niya yaong masasama hanggang sa mapawi sa isip ng madla. Agad dinirinig daing ng mga matuwid. Inililigtas sila sa mga panganib. Dukhang sa Diyos tumatawag ay Kanyang inililigtas. Tumutulong siya sa nasisipayo. Ang walang pag-asa'y hindi binibigo. Ang taong matuwid, masuliranin man sa tulong ng poon, agad maiibsan. Dukhang sa Diyos tumatawag ay Kanyang iniligtas. Ang lahat po ay magsitayo. Alleluia, Alleluia. Sumasampalataya sa di nakita ng mata. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Sumain niyo ang Panginoon at sumain niyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, sinabi ni Jesus kay Nicodemo, ang mula sa itaas ay dakila sa lahat. Ang mula sa lupa ay tagalupa at nagsasalita tungkol sa mga bagay sa lupa. Ang mula sa langit ay walang
ay walang maniwala sa kanyang patotoo. Ang dakila sa lahat, pinatututuhanan niya ang kanyang nakita at narinig, ngunit walang maniwala sa kanyang patotoo. Ang naniniwala sa kanyang patotoo ay nagpapatunay na tapat ang Diyos, sapagkat ang sinugo ng Diyos ay nagpapahayag na mga salita ng Diyos at walang sukat ang kanyang pagkakaloob ng Espiritu Santo. Minamahal ng Ama ang Anak at ibinigay sa Kanya ang kapamahalaan ng lahat ng bagay. Ang nananalig sa Anak ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi tumatalima sa Anak, hindi magkakaroon ng buhay. Mananatili sa Kanya ang puot ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Jesucristo. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Muli, isa pong mabiyayang dapit hapon sa inyong lahat. Patuloy po tayong nagdiriwang ng Pasko ng muling pagkabuhay. Mahaba ang ating pagdiriwang sapagkat ito'y hanggang sa May 28. At 50 araw po ang pagdiriwang natin ng Pasko ng pagkabuhay pagkat ito ang pista ng mga pista. Higit pa ito kaysa sa Christmas, pagkat ang sentro ng buhay Kristiyano ay ang muling pagkabuhay. Palakpakan natin ang Panginoong Diyos. Kaya naman, what is resurrection? Ang resurrection ay muling pagkabuhay ng ating Panginoon. At ang resurrection, ito po ay mystery at the source of Christian proclamation. Pakibigkas natin muli. Resurrection, the mystery, at the source of Christian proclamation. At ang resurrection din po ay mystery of our understanding of who Jesus Christ is. Naalaala ko bukas ay nagpapahimakas ang Ramadan ng Muslim world. At hamon po sa atin ang interreligious dialogue. Pakibigkas po natin muli. Interreligious dialogue. Paano tayo makikipag-ugnayan sa mga hindi Kristiyano? Tayo rin po ay mayroong ecumenical dialogue. Pakibigkas po natin muli, ecumenical dialogue. Paano tayo makikipag-ugnayan sa mga kapwa natin Kristiyano sa ating pananampalataya? Napakarami, durong daming sekta ng relihiyon. Tayong mga Kristiyano ay para bagang kandahirap makipag-ugnayan sa isa't isa. Ay mas lalo nang matinding hamon sa atin ang pakikipag-ugnayan sa ibang relihiyon. Katulad ng Muslim, katulad ng Buddhist, katulad din po ng mga relihiyon sa ibang bansa. Pero tayo dapat ay masigasig na dalhin ang liwanag ni Kristo sa lahat ng dako ng mundo. Pagkat si Kristo ay ilaw ng mundo. At kitang Kristiyano ang magpapatunay nito
sa pamumuhay natin bilang tapat sa ating binyag. Pagkat nangako tayo na isa sa buhay natin ang bagong buhay na dulot ni Kristong muling nabuhay. Palakpakan natin muli ang Panginoon. To be true to our Christian identity and vocation. Naturingan kang Kristiyano ay nasaan ang prueba? Nasaan ang proof that our lives is in conformity with the risen Lord? Paano ba maging tapat na Kristiyano? Ayun, katulad nung ginawa ni Nicodemus na nagpunta sa ating Panginoon upang liwanagin sino ba si Jesus. Mula sa dilim, pumunta sa liwanag si Nicodemo. At ito pong chapter 3 of the Johannine Gospel ay ating pong tinatapos. Bukas at mga susunod na araw ay pag-uusapan naman natin si Jesus bilang tinapay ng buhay. Pag ikay napunta rito sa pagdiriwang ng banal na misa, si Jesus, tinatanggap natin siya bilang salita ng Diyos. Kaya may dalawa po kita ritong mesa sa iisang mukha ng katotohanan ng ating pananampalataya. Hapag ng salita ng Diyos, hapag ng huling hapunan. Pagkat ang pasabi niya, gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Kaya naman hamon sa atin, yung patunayan, maintindihang mahinusay sino si Jesucristo sa ating buhay. Niliwanag ito kay Nicodemo, unless you are born from above or born again, you will not enter the reign kingdom of God. Ang pagiging born again po ay hindi nagpapalit ng relihiyon. Pagkat naalaala ko yung iba'y nagpalit ng relihiyon, ay nagpalit din ng asawa. At hindi pa nakontento sa iisa, durong dami. Malaking iskandalo ito sa larangan ng buhay. How are we truly living our lives according to the very life of the risen Lord? Mamuhay sa pag-ibig, mamuhay sa pagpapatawad, mamuhay sa kapayapaan. Yan ang hamon sa atin. To proclaim true life witnessing. Kaya mayroon po kitang tinatawag na faith life na pamumuhay. Ang pananampalataya po ay hindi yan kung saan-saan laang nanggaling. Naalala ko't bukas, piyesta ni San Agustin of Canterbury. Ang definition niya sa theology, at ito'y malimit pag-aralan sa seminaryo, faith seeking understanding. Pakibigkas po natin muli. Faith seeking understanding. Pides, querens intellectum, sa wikang Latin. Pakibigkas po natin muli. Pides, querens intellectum. Faith seeking understanding. Dapat gayon ang ating pananampalataya, masiyasat, inaalam. Dapat mayroong proof that will attest to the veracity and genuineness and authenticity of who we are as Christians. Kaya doon sa unang pagbasa, binanggit doon ang ministeryo ng mga alagad ng ating Panginoon. Sa kabila ng pagsalangsang ng mga Pariseo at ng mga namiminuno,
ang mga alagad ng ating Panginoong Hesukristo ay disturber of the status quo. Pakibigkas po natin, ang mga alagad ng ating Panginoong Hesukristo ay disturber of the status quo. Bakit disturber? Ay kasi kini-question yung mga hindi mabubuting pinaggagawa at iniuugali sa lipunan, sa ekonomiya, sa politika, sa culture, pagkat ang kultura ay the way we give meaning to our existence. Hindi po kita napadadala sa sabi-sabi, ni hindi tayo napadadala sa kasinungalingan, tayo ay nagpapatotoo. Ang Diyos ay banal, kaya dapat ikaw ay banal. Sasambahin natin ang Diyos sa Espiritu at katotohanan. Pakibigkas mo natin muli. Sasambahin natin ang Diyos sa Espiritu at katotohanan. Kaya we are not blind in our obedience. Hindi ka sunod-sunuran. Ay ngayon po ang ating lipunan nababahiran ng virus ng katiwalian. At alam natin ang katiwalian ay kasalanan. Hindi ka konsentidor. You do not tolerate what is wrong. We live accordingly to what is truthful. What is sincere and honest. We need to live in love. Sapagkat alam natin ang kasalanan ay kawalan ng pagmamahal. Sin is the absence of love. So if we are truly loving, we must be truthful. There is no room for corruption. No room for what is lies. Alam natin na ang kasinungalingan ay ugali ng kadimonyohan. Kaya hindi natin dinidemonyo ang buhay natin. Ang ating buhay, ang ating dila ay pagdidilang anghel, hindi dilang demonyo. Kaya we see no evil, we must hear no evil, we must do no evil. The convincing proof that we are genuinely and truly Christian. Nakikinig tayo sa mga Muslim pagkat there is also good in what they believe. Yun na lang ang pagsasabi natin ng sumaiyo ang kapayapaan. Salay alaikum. Ano ang sagot mo? Alaikum salam. Kung ikaw ay nakikinig, kaya faith comes through hearing. Faith comes through obedience to the what is true and what is true in its multifaceted dimension. Kung nakukulapulan o nababahiran ng kasamaan ang ating larangan ng buhay, dalisayin natin. Meron tayong pagkukumpisal, meron tayong pagsusuri ng ating konsyensya, ng ating budhi, to review our ways of thinking and our ways of doing, our behavioral pattern. Kaya, sabi kung ano ang ginagawa ng ama, ay siyang ginagawa ng anak. At kung ano yung ginagawa ng anak, yun din ang gawain ng ama. Ang tawag natin dun sa wikang Grego ay perechoresis. Pakibigkas po natin muli. Perechoresis. Sundin ang loob mo dito sa lupa, kapara ng sa langit. Kaya perechoresis. Hindi katulad ng impyerno na everything is at imes. Masalimot, magulo, maligalig. Kaya nangangailangan po tayo ng
discernment. At sana naman dito sa pagpunta ninyo sa National Shrine, you were able to pray devotedly. Masiyasat na pananalangin, sumasamo, lumuluhog. Pagkat alam natin, prayer is opening to God. Pakibigkas po natin muli. Prayer is opening to God. Binubuksan natin ang ating pagkatao upang ang Diyos ay pumasok sa ating buhay. Close, open. We become closer to God so that we could open ourselves to Him wholeheartedly, single-heartedly. Pagkat sabi, kung ikay mananalangin, pumasok ka sa iyong silid at doon mo kausapin ang Diyos. Ang silid ay ang kaliblibang bahagi ng ating pagkatao, wherein the encounter, yung divine presence as well as our presence is in alignment, in harmony, in attune to the will of God. Isa sa isip mo ito, isa sa puso mo, isa sa buhay mo, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Para sa mamaghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Ang hapag ng Panginoon ay nakahanda na. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayaniyang banal. Ama naming lumikha, paakyatin mo sa iyong piling sa kalangitan ang aming mga panalangin kalakip ng haing mga alay upang ang mga pinagindapat mong gawing dalisay ay maging marapat na makasalo sa piging ng iyong pagmamahal. Sa magitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Kanino ninyo itinaas ang inyong puso at diwa? Itinaas na namin sa Pasalamatan Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tuningang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat, sa paghahain ng sariling buhay at sa pagkabuhay ng anak mong mahal, lubusang nabuksang ganap ang iyong tahanan at kaming pinaghaharian mo'y naging kasambahay. Sa pagkamatay niya sa krus, nalupig ang kamatayan. Sa kanyang pagkabuhay, naging buhay siya ng tanan. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon.
sana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, o sana sa kaitaasan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa magitan na iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog. Ginawa kanya ang tinapay, pinasalamatang kanya, pinagatihati niya yon. Hindi abot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, si kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbuni natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos ang tunay. O Jesus, naming mahal, iligtas mo kami tanan ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay buklod sa pagkakaisa sa magitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian, maging ang mga nasa paglingkod sa ebanghelisasyon, mga misyonero, mga katikista, mga bata, mga kabataan at mga pamilya. At gayon din po ang mga nasa iba't ibang ministries, advocacy for social justice and peace, advocacy for care and stewardship of creation and environmental concern. At yung po mga nasa iba't ibang sektor ng ating pamayanan, mga magsasaka, mga mangingisda, naghahanap buhay sa karagatan sa iba't ibang panig ng mundo, mga manggagawa, mga overseas Pilipinos at maging yung pong mga nasa iba't ibang profesyon at yung pong mga
nag-aaral, nagtuturo, naghuhubog, lalo na yung mga may academic examinations, mga nag-prepare to take up board exams according to the professions they wish to be. Yung mga nasa hospitals, clinics, at mga nag-aalaga ng mga may karamdaman sa kanilang mga pamamahay. Maging yung po mga isinasamo nating dasal kay Santo Padre Pio, mga nasa public and government service, yung mga nasa pook na mayroong digmaan at nagkakayuya ng mga pumapanaw at mga sugatan. At gayon din po, yung mga naghahakot ng basura, mga men and women in uniform, at yung pong mga tao na nakakatagpo natin, lalo na yung mga nasa sitwasyon ng karalitaan. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, ang mga kaluluwa sa purgatorio, at lahat ng mga pumanaw, kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalislisang esposo, kaysa ng mga apostol, San Pedro, San Pablo, Santo Tomas, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa magitan na iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa tagubilin ng mga nagkagaling na utos, turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, awitin natin ang dasal ng pamilya. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng salamin. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakain sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad na namin sa sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama.
Hinihiling naming kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw, iligtas sa kasalanan at iliyo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwang ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya at huwag ang aming napakarami, mabibigat at paulit-ulit na pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. May pagmamahal, kagalakan, kapatawaranan, magbinigayan kayo ng kapayapaan at evening Easter blessing sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Palaging kasama ako, palaging kapiling ninyo hanggang sa wakas ng mundo. Ang sabi ni Hesukristo, Alleluia, awit sa iyo. Ito ang kordero ng Diyos to nag-aalis na mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen.
Ang isasagawang second collection po ay ginagamit sa patuloy na pagpapunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Ito nga ang araw na ginawa ng Panginoon. Magalak tayo't magdiwang sa Kanya. Alleluia. 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 Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa pagkabuhay ng iyong anak, ay papakinabangin mong lagi sa kanyang lakas bilang bungang masagana ng dulot mong pagligtas sa magitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ang pagtitiwala kay Santo Padre Pio tayo pong lahat. Padre Pio, tagap-Jelsina, monghen banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan. Bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pag-iusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang. Kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Amen. Magsiupo mo na po ang lahat para sa mga patalastas. Una sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, mga kapiyo, kung inyo pong mapapansin ay sira na at kailangan ng ipagawa ang extension area sa pagitan ng Main Church at Divine Mercy Sanctuary. Muli po kaming nananawagan sa mga may mabubuting puso na nagnanais maging bahagi ng pagawaan ito. Mangyaring makipugnayan po kayo sa opisina ng parokya o sa pamisahan para sa inyong mga tulong at donasyon. At kaugnay po ng isinagawang blessing at grand opening ng ating mga Pio Osteria ay may higpit tayong pinapaalalahanan sa ating panawagang Clego, Clean as You Go, sa lahat ng lugar sa loob ng pambansang dambana, lalo tigit sa Osteria. Ipinaalam din po sa lahat
na gamit ang ating main arch entrance, tayo ay may malaking free parking dito sa loob ng Pambansang Dambana. Ikalima, ngayon pong darating na linggo ay 23 ng buwan, araw ng pagpagaling sa pamamagitan ni Santo Padre Pio. Ang mga healing masses po at healing liturgy na may paggagawad ng langis ay sa ganap na 9 ng umaga at 5 ng hapon. Wala pong misa ng 4 ng hapon at 6 ng gabi. 5, mga kapiyo, bahagi ng pagdiriwang ng kaaraw ni Padre Pio ngayong 25 ng Mayo, tayo ay magkakaroon ng car raffle dito sa Pambansang Dambana. Ito ay fundraising program upang matulungan ang ating mga eskolar ni Pio. Maaari kayo makabili ng ticket sa pamisahan, sa HR's office o sa mga nakistasyon sa paligid ng simbahan sa halagang 500 piso lamang. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Ang tumutulong sa atin ay ang Panginoon na may gawa ng langit at sanlibutan. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo'y maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya, ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahen, dasalan, langis, mga religious articles and items na nagpapalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoong Hesukristo at ng mga banal magpasawalang hanggan. Amen. Ang banal na tubig nawang ito'y magpalaala ng pakikisa sa kamatay at muling pagkabuhay ni Hesukristo sa sakramento ng binyag. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abagay noong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod ka ang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan. Ngayon at itong kami mamatay. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abagay noong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod ka ang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman na iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan. Ngayon at itong kami mamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at Espiritu Santo, kaparanong una ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ating pong sambitin, O Queen of Heaven, rejoice, Alleluia. The Son of Merited to Wear, Alleluia, has risen as He said, Alleluia. Pray for us to God, Alleluia. Rejoice and be glad, O Virgin Mary, Alleluia, for the Lord is truly risen, Alleluia. Let us pray. O God, through the resurrection of your Son, our Lord Jesus Christ, you have made glad the whole world. Grant, we beseech you, through the intercession of the Blessed Virgin Mary, His Mother,
we may obtain the joys of eternal life through the same Christ our Lord. Amen. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Glory to Amen. The Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever will be, forever. Amen. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever will be, forever. Amen. Ako po si Reverend Father Ulysses Santos Valenzuela Ribamonte. Ako po ay mula sa Marinduque, Diocese of Buac. Kami rin po ay humihingi ng inyong tulong, donasyon, mga gestures of love para sa aming ipinagagawang bahay pari na magsisilbing tahanan ng mga nag-retire at mga may karamdaman naming mga pari. Sa May 10 ay ipagdiriwang po ng Diocese of Buac ang ika-up 45 taong anibersaryo ng pagiging diocesis. At yun din po ay piyesta ng mahal na Birhen Maria, ina ng biglang awa, na santo patrona ng diocese at ng lalawigan ng Marinduque. At ito pong bahay pari ay magsilbing landmark ng nasabing pagdiriwang. Salamat po. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain tayo na makapangyarihang Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa'y inialay, ipinagdiwang na. Humayo kayong taglay ang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran tuwina. Aleluya, aleluya. Salamat sa Diyos. Aleluya, aleluya. Pagdiriwang ubileyong pinagyaman, yabong-yabang yaman yakap sama-samang paglalakbay.